No other name but the name of Jesus. Pangalan na tatawagin natin pag tayo'y binabawian ng buhay. Pangalan na nagliligtas at nagdadala doon sa kabilang buhay. Sabi po ng Panginoon sa Juan 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Kung atin pong tatanungin ang Panginoon kung ano ang kanyang life mission, isa yan sa mga pinakalulutang na gusto niya ang tao ay bigyan ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Ngayon, sinabi rin niya yung kalaban ng ating buhay, yung magnanakaw, dumarating lang daw upang magnakaw, pumatay at manira. Paano ba tayo nananakawan ng buhay? Paano tayo napapatay ng kamatayan? Paano nangyayari ang mga ganon samantalang malinaw ang gusto ng Panginoon? Ang ating pong pag-aaral ngayon, pagtutuon sa isang hindi naiiwasan at hindi dapat iwasan, paano makitungo sa kamatayan? Or how to deal with death? Father in heaven, we thank you for our life and we thank you that we can meet you sometime face to face when we cross that river called death. Nawa, Panginoon, kami bigyan ninyo ng karunungan upang maunawa kayo. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, mga pagkakamali at pagkukulang namin inyong punan. Buksan niyo po ang aming mata at pagpalain kami ng katotohanan na makapangyarihan, na nakapagpapabago ng pag-iisip, nakapagpapalakas. Walk in our midst, O God, give us your blessing. We lift up your name in the name of your Son, Jesus. Amen. Maraming paraan ng pagnanakaw ang kamatayan sa atin. Una pa man ay bago tayong mamatay, pwede na tayong manakawan. Pwede na tayong masira. Pwede na tayong simulang patayin ng kamatayan. Sapagkat ang kamatayan ay nananakot. So kung lagi ka nalang takot mamatay, nabawasan na ang oras mo para mabuhay. Nagpapawala yan ng saya, nagpapabawas ng sigla, at nagpapahina ng dapat sana ay lakas. Yung lagi ka nalang natatakot, nawawalan ka ng panahon para yung masaganang tanggapin ng mga pagpapala na ngayon ay nariyan. Yung takot. Isa pa pong pagnanakaw sa atin at pagpatay ng kamatayan, bago pa man ito dumating, ito ay sumasakal sa buhay. Nagpapaliit ng plano, nagpapababa ng mga pangarap, nagpapaliit ng mga posibilidad sa buhay. Pag ang tao ay wala nalang inisip kundi mamamatay siya, hindi na niya lalakihan ang kanyang mga pangarap. Hindi na niya itutuloy ang kanyang mga plano, hihiga na lang siya at aantayin niyang siya'y mamatay. May isang ganyang uri ng katotohanan na sinasabi sa Lucas 12:18. Isang matagumpay na lalaki ang nagsabing, alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilalaan mo para sa iyong sarili? Ano po ang isa sa maraming mga leksyon na maring makuha dito sa ipinakitang halimbawa ng Panginoong Jesus? Na pag ang tao ay nawalan na ng direksyon sa buhay, nawalan na siya ng sense of mission, nawalan na siya ng mahalagang mga plano at adikain, ay parang nawalan na rin siya ng buhay. At hindi lang yon, walang kwenta magplano ng magplano, samantalang baka bigla kang humarap sa Diyos. Ano po ang makikita natin dito? Na hindi masama ang magplano, na hindi masama ang may malaking mga pangarap at maraming gustong gawin, subalit dapat handa ka rin any moment na haharap sa Diyos. Pero kung lagi ka naman paghahanda sa pagharap sa Diyos ang ginawa mo at wala ka ng ginawang buhay dito sa mundong ito, nasakal na rin ang buhay mo. Marami pong mga ganyan eh. Bakit hindi pa po kayo mag-aral ng gusto nyong kurso? Matanda na ako. Eh, mamamatay na ho ba kayo? Eh, sana na may iwag pa. Eh, di mag-aral pa kayo. Gusto nyo pala eh. Marami mga balo. Ba't di kayo mag-asawa uli, mami? Ay, wag na. Matanda na tayo. Diba? Eh, masama na meron ka man lamang masandalan kung nanonood ka ng romantic movie. May mag-abot man lang sa'yo ng salon pass kung sumasakit na yung likod. Yung iba kasi komo, ay matanda na tayo. Ayaw na magplano. Ang iniisip na lang, malapit na tayong mamatay. Ba't hindi ko kayong magsimula na isang negosyo? Matanda na tayo.
Eh, anong ibig sabihin noon? Hihiga na lang tayo, maghihintay na embalsamuhin dahil matanda ka na. Pag lagi ang iniisip mo kamatayan, no? Wala ka nang ma-accomplish sa buhay. Ang takot sa kamatayan ay pumipigil sa pagiging mabunga. No? Kaya, dapat hindi natin pinapayagan na hindi pa naman dumadating, natatakot na tayo, pati tuloy yung dapat ngayon ay nagagawa, hindi na nagagawa. Yung takot sa kamatayan ay nagpapaliit ng mundo. Sobrang pag-iisip sa kamatayan, sobrang paghahanda sa kabilang buhay, buhay ka na ngayon din. Kaya nakakawala yan ng mga kahulugan ng pangkasalukuyang buhay. Ang takot din po sa kamatayan, mga kapatid, ay yung nakakapagpatigas ng puso. Nakakapagpasama, kuminsan. Sa kagustuhan ng taong iligtas ang kanyang sariling buhay para hindi siya mamatay, kuminsan hindi na siya nagiging mabuti sa kapwa. Sa paniniguro na siya'y mananaig, na siya ay magiging secure, kuminsan ay nagiging masama sa kapwa ang tao. Si Abraham na lang at si Sarah, mayroong ganitong example sa Genesis 12, 11-13. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Sarai, napakaganda mo. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa ay sabihin mong magkapatid tayo. Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. So sa takot nitong si Abraham na mapatay, eh willing nang ipamigay ang asawa kung kanino na lang. Sabi, baka sa kagustuhan nilang makuha ka, patayin ako. So, sumama ka na lang. Sabihin mo na lang na kapatid mo ako. So tuwang-tuwa siguro si Sarai, sabi ni Abraham, Sarai, napakaganda mo. Napakangiti siguro siya. Sabi niya, sumama ka na lang sa kanila. Eh, biglang nanimangot ang asawa. No? Dahil ipapamigay, huwag lang mapatay si asawa. Nakita niyo rin yung mga crack sa karakter ng mga tinatawag natin mga patriarchs. Yun po'y bago mamatay ang tao, naapektuhan na siya kung papayag siya. Ngayon, habang namamatay at nag-aagaw buhay at namatay na nga, paano pa tayo na pagnanakawan ng kamatayan? Before enduring. Ang kamatayan ay gumagambala, pumuputol sa buhay. Needless to say. Santiago 4:13-15. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming titigil doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung anong mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay niyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ang Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ano pong sinasabi dito? Huwag ipagyabang yung bukas, yung next week, yung next year, kasi hindi mo yan hawak. Maaring biglang maputo lang yung buhay at ikaw ay mahihiwalay sa mundo. Maiiba na ang lahat at ang mga plano mo ay nababaliwala. Hindi sinasabing huwag magplano. Hindi po sinasabing huwag mangalakal. Ang sinasabi lang, alalahanin mo na ang lahat ng yan pwedeng biglang-biglang maputol pag nabawian ka ng buhay sa panahong di mo naman inaasahan. Lagi mo nalang makikita, hindi timely death. Meron ba namang timely death? Lagi namang ganun eh. Lagi sa mga untimely demise. Siyempre, meron ba namang sabi yung ito nga, talagang tamang-tamang mamatay na siya? Hindi naman natin gusto yon. Bakit nga po ba ayaw ng tao mamatay? Kasi ang buhay na ito lang, ang buhay na alam natin. Ito lang ang kilala natin. Kaya ayaw na ayaw mong umalis dito dahil hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Yun ay kung hindi alam. Kaya mas alam mo kung saan ka pupunta, mas lumuluwag ang lahat. Para kang isang palaka na ipinanganak sa balon, lumaki sa balon, nakakulong sa balon, ayaw mong lumabas doon dahil para sa iyo, yun na ang magandang daigdig. Yun pala meron pang napakalaking daigdig na nasa labas. Pag tinitingala mo yung bunganga ng balon, nakikita mo yung kaprasong langit sa bilog ng balon, akala mo yun na ang buong-buong langit. Akala mo yun na ang lahat ng halaman sa mundo, yung konting lumot sa loob ng balon. Pero kung lumabas ka pala, higit na maganda pa. Yan po ang buhay natin ngayon. Nasa loob lang tayo ng isang balon, yung iba naman, ayaw na ayaw nang umalis doon. Samantalang isang state lang yon, isang stage, isang phase of our life. And there is a great thing that awaits those who love God. Sabi, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Ngayon, nahihiwalay tayo sa mundo. Yan ang isang pagnanakaw din, lalong-lalo at biglang-biglang napuputol
ang ating pakikipag-ugnayan. Ang kamatayan ay pumuputol ng mga relasyon. Ang ating koneksyon sa kapwa ay naiiba, napuputol. Mangangaral Siyam 5-6. Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Yan daw alam ng mga buhay na siya'y mamamatay. Pero pagpatay ka na, hindi mo na daw alam yun. Wala na siyang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkaingit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Sinabi po yan ni Solomon. Kaya mga iba na pag naglilibing, naku, alam ko nakangiti ngayon dito si ano yung inilibing, pampaka-konsuelo lang yun ang mga nalulungkot. No? Pero ang sabi ni ang Ecclesiastes, wala na silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. So hindi ka pwedeng ipagdasal ng mga namatay. No? Dadasalan mo yung namatay para ipagdasal ka rin. Iba na ang vibration noon, iba na yung consciousness, iba na yon. Hindi na yon yung ganito. Kaya sabi, wala na yon, nadidisconnect. Marcos 12:25, sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging katulad ng mga anghel sa langit. Ibig sabihin, wala silang ganung uri ng passion. Wala silang interest. Wala silang romantic interest. Kaya mga namamatay, lalo't malungkot ang kamatayan sa mga pelikula, tapos bahabangon ng mga kaluluwan at maghahabulan na naman sila sa mga new gun at mga humahalakhak sila. Fantasy lang yun para masaya ang ending, para kumita ang pelikula. Wala na daw na nag-aasawa pa uli sa kabilang buhay. Iba naman yun. Isang bagay na hindi natin unawa, pero hindi ibig sabihin ay walang kwenta. Ano pa po ang ginagawa ng kamatayan, siyempre, pag nangyari na gumugulo sa mga apektado? Sa mga nanglulungkot at nagluluksa, sa mga nalilito, may mga taong nawawala ng focus at pag-asa dahil binuo ang buong daigdig sa paligid ng isang tao. E kung ang taong yon ay mamatay, papano ka na? Kaya ito po mga leksyon na ito ng kamatayan, isa rin mga leksyon sa atin na huwag masyadong ma-attach. Kasi, papano na? Kung naunahan ka niya, ano gagawin mo sa buhay? Tuloy pa ang buhay kasi hindi ka pa kinukuha ng Diyos. Ibig sabihin, meron ka pang gagawin, meron ka pang dahilan para mabuhay. Kaya yung mga iba, sasama ako sa hukay, talaga nagpipipigla. Subukan mong bitawan na talaga ang pagkakaiwan sa bunga nga nung libing ni ganun din. Wala pa naman ako nakita ng budang tumalon talaga doon sa ilalim. Sasama ako. Pero pag binitawan mo, wala pa naman talagang tumalon doon sa loob. No? Mga kaartihan. Dahil siyempre kahit na byuda ka, gusto mo pa rin mabuhay. No? At dapat, gusto mo pa rin mabuhay. Kasi hindi naman kayo ipinanganak ng sabay, mga pangasawa mo. Bagamat pinahiram ka ng Diyos ng asawa, nagkaroon ka ng ligaya, pag nabawi, huwag sumama ang loob mo. Pasalamat ka at nakahiram kahit sandali. Dapat isin mo, sige, nakahiram na ako. Sorry on time, malulungkot ako. Pero up to a moment only, then I'll pick up my life. Dahil hindi ka pa kinuha eh. So dapat mabuhay ka pa. Paano tayo makikitungo sa kamatayan? Lalo tayong mga anak ng Diyos. Mga nagsasabing nakakilala sa Panginoon. Paano makikipagmabutihan sa kamatayan? Dahil paano ka makikipag-iara dyan eh, talaga namang kasali yan sa plano. Una, unahan ang kamatayan. Preempt death. Lampasan ang makalupang pamumuhay bago pa man sumakabilang buhay. Lumampas sa mga araw-araw na alalahanin. Transcend your earthly existence and begin to live in eternity even while you're still here on earth. Then when death comes, it will not be a big surprise and you won't have to make a very big adjustment. Unahan ang kamatayan. Mamatay na bago pa dumating ang kamatayan. Anong ibig sabihin? Mamatay sa mga pagpapahirap ng mundo. Putulin ang relasyon sa mga sobrang attachment sa buhay. Nandyan, masalamat. Pero kung wala, pwede rin. May pangarap, salamat. Pero kung hindi natupad, pwede rin at salamat din. May mga pagsisikap, pero kung ang bunga hindi inaasahan, salamat pa rin. Tulad ng sinasabi ni Solomon na kamatayan na hindi na sila kasangkot sa nangyayari sa mundo, nandito ka sa mundo, sumasangkot ka, pero hindi sobra. Hindi ka masyadong attached. Galatia 6:14. Ang ipinagmamalaki ko ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo.
sapagkat sa pamamagitan ito, ang mundong ito ay patay na para sa akin. At ako na may patay na rin sa mundo. Di po ba yung patay walang pakiramdam? Kahit mo nga yan, anong gawin mo sa kanya, hindi na siya nagre-reklamo. While we cannot be totally and completely dead to the world, we can begin an early and an advanced kind of death to the world. Halimbawa, nabigo ka, hindi ka na masyadong nagluluksa dyan. May hindi nagmahal sa'yo, may nag-ignore sa'yo, hindi mo masyadong iniinda, hindi ka masyadong sensitive, patay ka na sa mundo. Hindi ka nauunawaan ng mga tao, hindi ka nila na-appreciate, hindi mo yun ipagpapakamatay. Dahil patay ka na sa mga ganong feeling. Hindi ka magkaroon ng malaking bahay, malaking kotse, natututo ka makontento kung anong meron ka dahil patay ka na sa mundo. Bagamat, kung nandyan, edi salamat. Kaya napaka-importante sa buhay yung unahan mo yung kamatayan. Huwag mo nang hayaan na pagdating pa lang ng kamatayan, tsaka ka madedetach. Have a healthy level of detachment while you engage life. Actually, it's a challenge. Kung paano natin ibinabalanse na nabubuhay ka ng buong buo ayon sa kalooban ng Diyos, pero patay ka rin sa mga yon. At palagay ko, kung inyong iisiping mabuti, magkakaintindihan tayo sa sinasabi ko. That it's there, if it's there, if it's not there, then it's not there. That you won't cry over spilled milk. That you will not live your life in regret and worry and anxiety. Mabuhay ka at mamatay, pwede. At ganoon ang itinuturo sa atin ng Biblia. Transcend earthly existence. Pero hindi ka naman magiging yung para mga monks na ayaw nang kumain, sinasaktan ng sarili, dinedeny nila na meron silang katawan, itinatanggi nila na meron silang sikmura, itinatanggi nila na meron silang mata, ayaw na nilang tumingin. Kaya may mga monks na pag lumalabas sila sa kanilang mga monasteryo, nangakapikit, kapit-kapit sila, at isang bata lang ang naglalakad sa harap nila na may maliit na kampanilya para malaman nila kung lulusong, aahon, liliko, ayaw nilang tumingin. May mata pa sila eh. Anong ibig sabihin ng may mata ka pero detached? Naapektuhan ka pero hindi masyado. May dumaan dyang sexy, nakagandahan ka rin pero hindi naman para habulin mo. Meron ka nakitang mga kalungkutan, nalulungkot ka rin pero hindi naman para ipagluksa mo ng todo at tumalong ka na sa bangin dahil sobra ka na depressed. Naapektuhan ka but only up to a point. And that is a very strong sense of protection that spirituality can give to people. Juan 4:34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang tuparin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Siyempre, ito isang talinghaga. Sapagkat dinatnan ng mga disipulo niya si Jesus na hindi pa kumakain, kaya pinapakain siya, sabi niya, ang pagkain ko ay gawin ng will of God. Bagamat alam natin na si Jesus naman ay mahilig din kumain at natawag pa nga siyang matakaw ng mga critics. Ang tawag sa kanya ay gluton. So napaghahalo ni Jesus yung kanina pa natin pinag-uusapan, engagement with the world and detachment from it. Enjoying the material world and at the same time being able to survive and still find great joy even though those things are not there. Kaya sabi niya, pwedeng meron, pwedeng wala. That's the balance. So agahan ang makalangit na pamumuhay. Huwag nang hintayin pumunta sa langit para magsimulang magkapakpak at magka-halo. Pwede mo nang simulan yan kung ano man ang ibig sabihin ng talinghaga na yon. Lucas 17:21, at wala rin magsasabing nagsimula na ito, dito o doon, sapagkat ang totoo ay nagahari na ang Diyos sa inyo. Ito po ang sagot ng Panginoon sa mga nagtatanong na kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus, hindi naman dumarating yun na parang andito, nandun. Sabi niya, nagsimula na yan. Ang totoo ay nagahari na ang Diyos sa inyo. So nagsimula na ang kaharian ng Diyos. Nandito pa lang tayo, nagsimula na yung langit sa bawat isang tao. So nasa sa atin na yung kung paano natin papalakihan at i-develop at mabuhay sa dalawang level na nabubuhay ka sa langit dahil nagsimula na at nabubuhay ka pa rin dito. At yan mga kapatid ng malaking hamon kasi meron namang doon na lang sa langit na buhay, dito hindi na. Kinalimutan na nandito siya, kinalimutan na may mga mahal siya sa buhay. Kumaripas na lang sa pagmimisyon, may anak na tao, ang daming pakakanin, inilimot na ang lahat at naglilingkod na lang sa Diyos. Maglilingkod ba yung sa Diyos? Meron kang mga dapat mong gawin dito sa lupa, meron kang mga responsibilidad. So pinaghahalo mo yung dalawa, hindi isa lang. Hindi ditong-dito ka lang, wala kang ginagawa para sa langit. Hindi langit na lang, wala kang ginawa para dito. Sabi ni Solomon, a man who fears God will avoid all extremes. At yan kung minsan ang nagiging bunga, pag binrainwas mo ang masyado ang tao sa relihiyon,
Nabe-brainwash siya na talikuran ang kanyang katotohanan na siya ay buhay dito. Ayaw nang kumain, ayaw nang magtrabaho, iniintay na lang ang pagdating ng Diyos sa mga ulap-ulap, nagre-resign sa mga trabaho. Masama ba namang abutan ka ng Diyos na nagtatrabaho? Abutan ka nagkukudgod ng nyog, naglilinis ng kotse, mapapagalitan ka kaya? No? But they suspend life here because they're already there. That's an extreme. Dapat balanse. Colossians 3:1, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan nyo ng isip ay mga bagay na nasa langit na kinaroroon na ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So lagi, kahit sa Bible, very clear and very distinct ang identity ng Diyos Ama at ng Diyos Anak, ni Kristo at ng Ama sa langit. Kumisan, pati mga Kristiyano, nalilito na, kanino ba nagdadasal? No? Nung ang mga disciples ay nagtanong kay Jesus, turuan niyo po kami magdasal. Anong sabi ni Jesus? Ganito, Our Father who art in heaven. So ibig sabihin ni Jesus, magdasal sa Ama sa langit. No? Huwag tayong malito tungkol dun. At nagdadasal tayo sa Ama sa langit sa ngalan ni Kristo. Ang itinuro ni Kristo, magdasal tayo sa Ama, hindi niya masabing magdasal kayo sa akin. No? So magdasal kayo sa Ama. Sabi niya, Ama namin, sumasalangit ka. At yun ay dinadasal natin sa kanyang pangalan. So very clear din, pinapakita yung darating ng mga panahon, nandun to si Kristo sa kanan ng Diyos. So, nandun na, ituon daw natin ang isip doon. Pero hindi ibig sabihin na mabubulag ka na dito. Pangalawang Korinto 4:18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Yun pong Pompeii, isang lungsod yan sa mga Italy na natabunan ng bulkan, noong nahukayan, libu-libong taon matapos ang mangyari, o daan-daan, whatever, marami pong mga nakita mga tumatakbo na daladala nila yung kanilang pera, dakma-dakma nila yung mga gold nila, inabutan na sila ng lahar, at doon na sila namatay, na-preserve sila. Yun ang sinasabi ko, kanon masyadong pang dito. Yung iba siguro kaya hindi nakatakbo ng mabilis sa dami ng dala. Masyadong attached. Pero dapat naman siyempre, kung tatakbo kami, dala ka naman kahit konti. Dahil paano kung nakaligtas ka na doon sa lahar, wala ka malang maibili ng biskit. Meron. So a little there, a little here. Balance life. Ngayon, mga kapatid, kung sakaling dumarating na tumotok-tok-tok na si kamatayan, edi lumipat na lang kung dumating na ang panahon doon sa tunay na kalangitan. In other words, graduate when you must. Kumisa may mga nagtetext sa akin, Pastor, namatay po si ano, namatay si gano'n. Sige, huwag niyo akong ginaganyan. Sabihin niyo, gumraduate. No? So, kaya nakakatanggap na ako, ay, gumraduate si ano, gumraduate si ganyan. Minsan, nakatanggap ako ng isang gano'n. May kaharap ako, sige, ay, gumraduate na pala si ano. Ano pong course? Sige, namatay. No? Kasi naman yung parang patay, napaka-negative eh. Di gumraduate. Hindi ba graduation lang ang kamatayan? Mula dito sa mundo, lilipat ka sa kabila. No? May tugtog ka pang tatan, tatan, tan, tan. So, hindi naman dapat sobrang katakutan yung graduation. Gusto mo nga gumraduate eh. Pangalawang Korinto, 5:8. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa feeling ng Panginoon. Yun ang nangyayari. Unahan natin ang kamatayan na nakahanda na tayo mangyari ito. Kasi no, graduation yan. Tingnan ninyo mga kapatid, suriin niyo ang verse, 2 Corinthians 5:8. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon. So yung inililibing, hindi kayo yun. Katawan lang yun. Ang ililibing, hindi yung nanay mo, hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, hindi yung mahal mo sa buhay. Ililibing lang yung katawan niya. Kasi wala na siya doon. Kaya sabi, malakas ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon. Kasi may iba tayong tatahanan in the future. Kasi sobra ko, minsan nakakatakot yung kamatayan dahil akala mo nga ikaw yung ililibing. Sabi pa na iba, huwag niyo ako ilulubog ha. Talagang claustrophobic ako eh. Gusto ko lang yung nakalutang para madaling lumabas. Hindi na nga ikaw yun eh. Yung papa iniisip pa, paano kaya ang gagawin sa akin? Hindi ba pagka nag-empake kayo ng damit, nasa maleta nyo yung damit nyo, sumakay kayo ng aeroplano, dinala ng carousel yung maleta, inilagay sa baggage compartment, hindi naman kayo nasasakal, di ba? Kasi wala naman kayo sa loob ng maleta, damit nyo lang yun. So ganun din yung mga inililibing, hindi naman tayo yun eh.
damit lang ng ating kaluluwa yon. So huwag tayong masyadong matakot sa ganyang mga bagay. Filipos 1:23, may pagtatalo sa loob ko. Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Ano naman daw ang pagtatalo? Kasi gusto naman niyang manatili dito para daw maglingkod pa, para may magawa pa. So sa kanya, maparo at maparito, blessing lang yan, pareho lang, magkaiba lang. Sabi kong tutuusin, mas gusto ko pa nga yung pumaroon na kay Kristo kaysa ang kasama ko mga Kristiyano. Diba? Di hamak namang mas masarap na si Kristo kaysa mga Kristiyano ang kasama mo. Minsan yung mga Kristiyano, pinakamagugulong tao sa balat ng lupa. Walang ginawa kundi mag-away, magtampo, mag-itrigahan kumisan. Bagamat, hindi yun ang dapat na nangyayari. Minsan ang pinakamasasarap ding samahan ng mga Kristiyano, at yun ang dapat. Pero kahit pagano kasarap ang kasamahan sa Kristiyano, meron pa ba namang dapat pag-aagam-agam kung kay Kristo ka nasasama diretso. Pero siyempre, hindi naman tayo hypocrite. Ayaw pa naman talaga nating mag-to-die is gain. Gusto pa nating mag-to-live is Christ. Hanggat maaari sana. No? Ganun na lang ang prinsipyo. Habang nabubuhay ka, basta to live is Christ. Pag namatay ako, edi to die is gain. Pero saka na lang yun. Total, mahaba naman ang eternity. Huwag nang agahan. No? I think that God has instilled in us the love for life. Kasi kung hindi natin mahal ang ating buhay at gusto natin sumakabilang buhay, eh kahit siguro mapaupo ka sa isang kumukulong tubig, hindi ka nababangon doon, napahipo ka sa isang plancha, hindi mo naaalisin yung daliri mo hanggang matunaw, nakahawa ka sa kuryente, hindi ka bibitaw, dahil hindi ka takot mamatay. So talagang inilagay ng Panginoon sa atin yung takot din konti sa kamatayan para i-preserve natin yung life natin. No? Kaya yung mga iba dyan na biglang nagkakaroon ng mga anong nararamdaman, nagjejeta, sa takot mamatay. No? Nag-e-exercise sa kagustuhang habaan ng buhay. So, natural yon to preserve life. Pero kung dulo na, di dulo, graduation na, magmarcha. Anong malaking usapin? Paano pa pakikitunghan ang kamatayan, mga kapatid? Huwag laging isipin ang kamatayan. Pag-abalahan at tupagin ang kasalukuyan. Mangangaral 3:12, alam kong walang pinakamabuti sa tao, kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Siguro kung tatanungin tayo, ano ba talaga dapat ang gawin ng tao sa buhay na ito? Ito ang sagot. Sagarin mo ang kanyang kaligayahan at sagarin mo rin ang lahat ng mabubuting magagawa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. At yan na ang buhay. At kung nagawa mo yan, huwag ka namang hinayang kung gagraduate ka na, pupunta ka naman sa next. Balanse. Pinagsama si Paul at si Solomon. Si Paul kasi, pag sa kanya ka lang mag-isang nakinig, eh huwag ka nang mabuhay dito, puro doon na lang sa kabila. No? Si Solomon naman, sabi niya, dito at doon. At mas malaki pa nga ang timbang na ibinibigay ni Solomon, yung dito. Sabi, ang buhay ay lasapin. Maiksiyan. Pitasin ang mga bunga ng iyong pagsisikap. Enjoy life with your wife. Yung mga sinasabi ni Solomon, eh syempre, hindi naman natin paglabanin dapat yan. Galing sa iisang Biblia. So anong gagawin mo? Balansihin mo sila. So enjoy the maximum enjoyment in life. Do the maximum good. And when your time comes up, march to the tune of Aida and graduate. So sa buhay, magtrabaho, mamunga, maglingkod sa Diyos. Mamatay na lang kung kailangan na talagang mamatay na. Hindi yung hindi ka pa namamatay, wala ka nang inisip kundi yun. Cross the bridge when you get there. At paano pa po makikitungo sa kamatayan? Mamuhay ng ganap. Kahit pa nga, mamamatay din. Kahit naman alam natin magugutom din tayo ulit, di ba kumakain tayo? In fact, alam nga natin magugutom tayo ulit, kaya tayo kumakain eh. Kahit naman alam mo, nadudumi ka rin, di ba daliligo ka rin? Hindi mo naman sasabing, dudumi rin ako mamaya, hindi dala ko maliligo. So, ganun din yun. Mamamatay din lang tayo, huwag na tayong mabuhay. Mali. Mamamatay ka nga, kaya dapat habang hindi ka pa namamatay, mabuhay ka na todo. Para wala kang sukat, pagsisihan at panghinayangan kung darating na yun. Have a full life like Jesus. Lucas 2:52. Patuloy na lumaki si Jesus. Lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Yung complete development. Lumaki siya physically, lumawak ang karunungan intellectually, naging kalugod-lugod sa Diyos spiritually at sa mga tao.
socially, a complete and a balanced life modeled by Jesus. So much can happen in a lifetime. Maiksi ang buhay, subalit mahaba na ito para gawin ang napakaraming bagay. Magplano na parang mabubuhay ng napakatagal, pero mamuhay na parabang bawat araw ay katapusan na. Plan as if you would live very long, live as if each day was your last. Because it just might be your last. So ang maganda niyan, hindi yung isinasara ang araw na meron kayong utang. Bago matapos ang isang araw, in fact, sa lalong madaling panahon, kung meron kayong dapat sabihin sorry, mag-sorry na. Kasi baka bigla kayong mamatay, kung kailan ba kayo nag-aagaw buhay, di na makahinga, tsaka humihingi ng tawad. Pagpilikula lang yun. Dapat humingi na ng tawad habang may boses pa kayo. O kaya magpatawad na. Hindi yung kinamatayan mo na yung galit mo sa tao. Malay mo, bigla kang kainin ng lupa, hindi ka na nakapagpatawad. Magpatawad na agad, huwag nang tagalan. Kung meron kang dapat ibigay sa tao, ibigay mo na. Meron kang utang na loob na susuklian, suklian mo na, huwag nang tagalan. Para kung namatay yung tao, wala kang pagsisisi. Kaya mga anak, mag-entrega na kayo ng uso sa mga magulang nyo para hindi kayo ngungoy-ngoy-ngoy-ngoy sa puntod. No? Kung kailan buhay yung mga magulang nyo, hindi yung mapadala ng prutas. At kung kailan may sakit na, tsaka nyo papadala ng lahat, bantay lang ako makain. Kupas-kupas na yung damit ng mga magulang nyo, hindi nyo ibili ng maganda, tapos pagka ibinurol, ang ganda-ganda, may sequence pa. Bakit hindi nyo ipahayag habang buhay sila? Bakit kailan na nag-aagaw buhay, malabo na ang mata, tsaka nyo pa itutur? Diba? Kailangan mahalin na agad. Whatever good you have to do, do it now, because a person might die any moment, or you might die. And in both cases, sayang. Kaya hindi maganda yung tatanim kang sama ng loob. Alisin mo agad yan. Kasi nakaka-apekto sa'yo at doon sa kinakasamaan mo rin ng loob. Magplano na parang ikaw ay matagal mabubuhay. Magtayo pa tayo ng tindahan, magganito pa tayo. Yung mga iba, magtanim pa tayo ng mga prutas. Sabi, hindi mo na makakain ang buongan niyan. Malapit na tayong gumraduate. Aba, malay mo, humaba ang buhay natin. Diba? At saka, di kakainin ng iba. Yung magplano ka na parang, haba-haba pa ng buhay. Pero ang pakikitungo mo sa kapwa, sa sarili at sa Diyos, yung parabang ito na yung huli. Di ko ito na nga, wala kang pagsisisihan. Mangangaral 18. Kung ang tao ay mabubuhay ng matagal, dapat yung ikagalak yun. Nakita nyo to, yung mga nagtatago ng edad, hakilabutan kayo, ilang taon ka na? 55. Hindi masabing 55, 65, 75, 85, dapat mo 85 and praising God. Diba? Eh, sabi kung kayo nabubuhay ng matagal, dapat niya ikagalak. Bakit hindi tinatago ang edad? Yung mga nagtatago siguro ng edad, dapat bawian na ng buhay. Total, ayaw pa lang nila. Diba? Dapat ka magpasalamat sa Diyos. Ngunit alalahanin niyang ang darating na panahon ng kadiliman ay mas mahaba. Ibig sabihin yung time na patay ka na dito sa mundo, lahat ng mangyayari ay walang kabuluhan. So sabi, ipagpasalamat mo bawat taon. Hindi yung habang dumadami ang taon, pakonti yung kandila sa cake. Pakonti ng pakonti, naging abstract na. No? Dahil ikinukubli. So gawin ang ibig, gawin ang dapat. Lahat ng gusto nyong gawin, mga kapatid, gawin nyo. Huwag lang sasalungatin ng Diyos. Wala ka naman panalo. So, huwag ka lang magsikap. Gawin lahat. Basta hindi ipinagbabawal ng Diyos, gawin nyo. Binigyan ka ng mata para makakita. Binigyan ka ng panlasa para tumikim. Binigyan ka ng paa para maglakad. Binuhay ka ng Diyos eh, para buhay ka. Kaya napakaganda ng ating pinaka-importanting salita na mabuhay. No? Kaya mabuhay ka. Huwag kang ganyang lalantalanta. Baka meron sa inyo dyan, lalantalanta ito yung umaga, naku, umaga na naman. Ang haba na naman ang araw na ito. Tapos pagkagabi, walang inantay ko din mag-umaga na sana. Ang haba naman ang gabi. Sayang! Harapin ang sariling buhay. Marami naman sa atin, at ito, napakarami, lalo ang ating mga ina, ang mga kababaihan ng Pilipinas, halos wala na silang sariling life. Nung bata-bata, ibinigay lahat sa asawa. At nung tumanda-tanda, ibinigay lahat sa anak at sa asawa pa rin. No? Parang wala na silang sariling buhay. Maging mapagbigay, ngunit huwag ipamigay ang sariling buhay. You have to live your life. While you are trying to be a beautiful addition to someone else's life,
do not forget that it is your primary duty to live your life. Huwag niyong kakalimutan na kayo man ay nilikha ng Diyos, meron din kayong tungkulin sa inyong sarili, nahabulin na inyong mga pangarap, tukdin ang inyong mga nilalayon sa buhay at lasapin ang mga inaasam ninyo. Huwag lang kayo maging tungtungan ng iba bagamat mahal niyo sila. Paminsan-minsan, pumapayag tayo, nagbo-volunteer pa nga, pero hindi ka nabuhay at hindi ka binuhay ng Diyos para tungtungan lang ng iba. Meron ka dapat na buhay na ipinapamuhay na ikaw yon. Kahit isa kang asawa, isa kang magulang, isa kang anak, dapat ibinubuhay mo yung buhay na ibinigay sa'yo ng Diyos. Yun ang assignment mo eh. Exodus 18, 17 to 19, sobrang pagpapakamartir nitong si Moses, inako na lahat ang pakikinig sa problema ng buong bayan. Sinabi ni Jethro, hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahihirapan mo yung sarili, pati ang mga tao. Napakalaking gawain yan para sa'yo at hindi mo yan kayang mag-isa. Pakinggan mo itong ipapayo ko sa'yo at tutulungan ka ng Diyos. At ano ipinayo ni Jethro? Divide the work. Huwag ikaw lahat. No? Kaya ka rin mga nanay, kayo na lang lahat. Divide it. Ang lalaking kalabaw ng mga anak ninyo, pagawin niyo sila. No? Pati mga asawa ninyo. Kailangan may oras kayo mga misis na nagpa-parlor, nagpa-foot scrub, para matanggal-tanggal naman yung mga mikikekwek sa mga paan nyo. Diba? Hindi yung nakatapak na yung tamtaks, hindi nyo pa maramdaman. Dahil sa sobra ninyong kabayanihan, sabi, huwag mong gawin lahat yan. Pagawin mo sila at salagay, sila na lang ang maluwag at ikaw na lang itong nalosyang ng nalosyang at matapos kang nalosyang, ipagpapalit ka sa 14 anyos. Aba, hindi naman yata ganun yun, ano? Sabi, hindi ganyan ang pamamuhay, ha? Pinapahirapan mo rin sila niyan at ikaw, kailangan may division of labor. Maging tama lang. Tama lang ang paglilingkod, tama lang ang sakripisyo. Yes, we sacrifice for our loved ones, but you will not be a living sacrifice. Si Jesus yun. No? Hindi ikaw ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Bow. Hindi ikaw yun. Tao ka rin, meron kang buhay. Dapat ipamuhay mo yan. Live your life. At pahabain ang buhay sa abot ng makakaya. Which only means, pahalagahan ang kalusugan. Kumain ng tama, di ba? Palakasin ang katawan. Wala namang kwenta yung haba-haba nga ng buhay mo, nakaratay ka naman. Pero salamat na lang sa patay, pero mabuti na yung buhay ka, pero malusog. At bawasan ang pag-aalala. Ang daming turo ni Jesus na don't worry, don't be afraid, don't be anxious. Kasi nagpapaiksiyan ang buhay. Magmahal, payagan mong mahalin ka rin, maging matulungin, tumanggap ka rin ng tulong, do your part, and get your share. Life must be beautiful because life is from God. Kaya mga kayo naman ang mga may mga nagsasakripisyong kamag-anak, aba, pasanan niyo naman ang krus. Nakita niyo si Jesus, may tumulong din sa pagpapasa niya ng krus kahit siya nga na si Jesus may tumulong pa eh. Kaya kayo rin baka naman sobrang sakripisyo na ng atin niyo, tumandang dalaga na, hindi na nagkaroon ng love life, kapapaaral sa mga kapatid, di ba? Aba, ibigyan niyo naman ng break. Mamaya eh mag-aasawa kayo ng maagat. Yung pamangkin naman niya ang pag-aaralin na naman. Yung mga lolo't lola na nagpalaki na sa inyo, pagtanda, pag-aalagaan nyo na ng mga anak nyo, hindi na sila nagkaroon ng panahon na magsaya. Eh, paano ang gagawin nyo? Intayin nyo na lang silang mamatay, gano'n na lang. Sa langit na lang sila babawi? No. Life must be lived here and there. Pinahahalagahan ng katawan, inaalagaan, para lasapin ang magagandang inilaan ng Diyos sa tao. Unang Korinto 3, 16 hanggang 17, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak sa templo niya. Sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. Kayo yun, sabi. Alagaan ng katawan. Meron ako isang kaibigan, 1985 pa, sinasaway ko ng manigarilyo. 1985, 23 years ago. Itong nakaraang isang buwan, dalawang beses na operahan, natanggal na yata ang one-third ng kanyang baga. At nagte-text sa akin para daw siyang alupihan ang dami ng mga naging hiwa at mga tahi sa kanya. So sabi ko, oh, kumusta ka? Magusok-usok ka pa. Ay, naku, sabi, dalawang kamay at dalawang paa, suko na, ayoko na mag-usok.
Eh kung sumuko ka naman noong 1985 pa lang, di sana hindi ka nagkaganyan pa, di ba? Pero ayoko na manisi dahil alam na niyang naninisi na nga ako noon, di na, kahit di ako kumikibo. Kasi katawan mo yan eh, ano ba't pinilalagyan mo ng lasot? Di ba? Pagka kumakain ka ng mga sobrang preserved meats, ano ba, kumakain ka ng corned beef, di ba? Ang sarap. Pero isipin niyo naman, namatay na yung baka 7 years ago. Pag tinignan niyo yung expiration, mga 5 taon yung corned beef, edi 5 taon ang patay yung baka. Ang tagal na, kumakain ka ng bangkay na 5 years old. Ano yung inaasahan niyo? Lulusog kayo nun? Di ba? Something's got to give. Kaya mas fresh yung kinakain mo, mas mabuti. No? Hindi puro preserved. Alam niyo ba na ang inilalagay sa preservative, yun din ang inilalagay sa mga hine-embalsa mo. So, alam mo, hindi yan mabuti sa katawan ko. Kaya dapat pinag-aaralan natin yan. At kung papahabain ang buhay, taasan yung quality. Pasayahin ang Diyos. Kasi pag natutuwa sa iyo ang Diyos, nagbo-blow out siya. Pasayahin ang Diyos. Paano po bang makikita mo sa kamatayan? Alalahanin panandalian lang naman talaga ang buhay na ito. Alam ka namang mabuhay ka ng 300 years. Siyempre talagang hanggang mga 80, 90, 95, 100, pwede na yun. Ngayon, kung napaaga-aga pa, hindi ka dapat lugi. Nagkaroon ka rin ng life. Kaya kung minsan yung mga estudyante, sa sobrang pagiging serious sa pagiging student, ang tataas talaga ng grade halimbawa, pero wala ng life. Hindi na nakasali sa speech and drama, hindi na nakasama sa mga outing, wala nang napuntahan, man lang nakasiyahan. Eh, paano kung bigla siyang namatay? Ganun na lang. Anong gagawin niya sa diploma? Yung mga iba, kagagraduate pa lang ng anak ko, namatay na. Eh, sa lagay, kung 10 years after graduation, okay na rin. Di ba? Hindi pa rin. Pero ang mahalaga, saan ka man abuti ng kamatayan, kung ano yung ibinigay na palugit sa'yo, naipamuhay mo yon, di ka nadaya. So kung bata ka, naging bata ka naman dapat. No? Teenager ka, naging teenager ka naman. Hindi yung ine-expect mo yung bata na mag-behave ng matanda. Yung teenager, ine-expect mo parang 50 years old. Kasi kung biglang naputol yung buhay nila, they were not able to live the life that that stage or that period permitted them and expected them to live. One of the best gifts that we can give to our loved ones is to allow them to get and to have a life. Misan yan eh, talagang ang mga magulang, kung pwede lang hugon ng pag-swimmingin ang mga anak mo dahil may nalulunod, di ba? Pero kung talagang pinayagan mo mag-swim, minaximize mo ang safety, tiningnan mo kung ano ang swimming pool, inalam mo, may lifeguard ba, tapos tinuruan mo pa siya mag-swim o pinaturuan mo, hindi mo nang pinapaligo sa gitna ng nag-aalimpo yung dagat, in-ensure mo yung maximum safety, at nag-swim at nalunod pa rin, ganun talaga yung buhay. Pero hindi pwedeng humo siyang pag-swimming buong buhay para lang huwag siyang magkaroon ng posibilidad na malunod. Kasi talagang yung pamamaraan ng pamumuhay, may risk. Pero kung inabutan ka ng kamatayan habang ika'y nabubuhay, hindi ka na sobrang dapat malugi nun. What I mean, brothers and sisters, is if in the act of living, in the act of having a full life, that's when you met your death, then you should not be regretful about it. Because there are many people who are alive but actually only are just existing because they don't have a life. Yung sobrang sheltered, sobrang safe, wala nang risk na tinake sa buhay. Buhay nga, pero anong uri naman ang buhay yun? So, huwag ka na anak pumasok sa school kasi may mga pumapasok na nasa gasaan, namatay. Ano, ikukulong mo na yun sa bahay? Let me be repetitious about it. Maximize the possibility of safety. Minimize danger. But take risks because you have to live and that's what life is all about. If in the process of taking those risks and in having a full life, your life is compromised, then it really happens. But to kill yourself on your own by not having a full life is a far graver thing to do. Kaya napakahalaga, alam natin, maiksi ang buhay. Huwag na tayo magtaka pag nabawi yun. Pahiram lang talaga. Lucas 12:28. Kung dinaramta ng Diyos sa mga damo sa parang na buhay ngayon at kinabukas ay igagatong sa kalan, kayo pa kaya? So, dalawa yung kayo pa kaya eh. Kayo pa kaya ang hindi damtan? No? Yun talagang tunay. Pero dapat natin isipin, kayo pa kaya ang hindi rin mamatay bukas? Sandali lang ang buhay. So, kailangan mabuhay ng buong buo, kumpletong-kumpleto, habang may pagkakataon.
Awit, 89, 47 hanggang 48. Alam mo, O Yahweh, ang buhay ng tao ay maikli lamang sa balat ng mundo. Papanaw na lahat silang nilikha mo. Sino bang may buhay na hindi papanaw? Paano iiwas sa kanyang libingan tayong mga taong ngayon nabubuhay? Ang sagot, hindi, nakakaiwas dyan. Ang paraan lamang upang mawala ng bagsik ang kamatayan ay, kung dumating na ito, ay wala ka naman pinagsisisihan dahil nabuhay ka naman. Napakahalaga. Paano pa po makikitungo sa kamatayan? Makipagmabutihan. Tanggapin ng maluwag sa loob ang kamatayan. Pangalawang Korinto, 5:8. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. So, mabuhay kung buhay, hindi mamatay kung oras na. Ganun talaga. Filipos 1:21, sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay kapakinabangan. To live is Christ, to die is gain. Paano makikitungo sa kamatayan? Pakinabangan ito. Kung gayon, 1 Korinto 15:55, masasabi mong, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang sagot, wala. Pagwagian ang kamatayan. Paano pagwawagian? Alam niyo po ang kamatayan, usher or usherette. Hinahatid ka lang. So, payagan itong maghatid sa iyo sa kabilang buhay. Huwag siyang iwasan ang iwasan na eto na siya. Sabi, o sige, eto ang usherette. Dadali niya ako sa kabilang buhay. Death is usher to the next life, to the next world. Huwag matakot at huwag magalit sa usher. Ang maganda ay handa ang sarili sa kabilang buhay. At pagka ganun, wala tayong dapat ikatakot pag nandyan na yung usher. Yun naman kasi drawing natin, si kamatayan, yung may belong itim, may hawak na karet, no? Eh kung suotan nyo ng kimona, suotan nyo ng magagandang mga alahas, tulad ng magaganda natin mga usheret, di ba? Dinadala ka sa silya mo, o dito ka sister, doon ka, di ganun din yung kamatayan, o dito ka, pumunta ka sa piling ng Diyos. Alisin nyo yung lagim ng kamatayan. Hindi dapat ganun. Kaya yung naglulukusadin, itim na itim, nakakakilabot tuloy because of the cultural associations, no? Alisin yun. Para yun sa mga walang Diyos. Para yun sa mga walang pananalig. Para yun sa mga hindi na ililigtas ng Panginoon. Pero yung mga naliligtas, bagamat ayaw pa natin talagang mag-to die is gain, gusto natin mag-to live is Christ, pero kung dumating na, tanggapin. Kamatayan natin at kamatayan ng mga mahal natin sa buhay. Aming Diyos, salamat na lamang at kayo ay naroon din pagdating namin doon sa dulo. Pagtawid namin doon sa dapat tawirin, naroon pa rin kayo, ginagabayan nyo kami, minamahal. Bagamat limitado ang pananaw namin, kaya hindi pa naman kami talaga gustong-gustong pumasok sa kabilang buhay, O Diyos. Pero turuan mo kami na kung dumating ito sa buhay namin at sa buhay ng mahal namin sa buhay, ay tanggapin namin na maluwag. At napakainam na pagtanggap dito ay magkaroon ng isang punong-puno at buong-buong buhay. At nang sa ganun, walang sukat ni pagsisi. Ihanda mo kami, O Panginoon, sa panahong haharap kami sa inyo. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Handa ba tayo dyan? Meron ba tayong mga utang na dapat bayaran? Bayaran na. May mga kabutihang dapat gawin? Gawin na. Meron tayong dapat ipagsisi? Ipagsisi na. At sa ilang saglit, makipagniig tayo sa Diyos. Araw-araw, minuminutong merong posibilidad, dapat nakikipagniig tayo sa Diyos. At lagi nating nire-renew yung ating commitment. Then you say, oh God, when I die, take my spirit with you. I like to be with you. Hiningin nyo sa Panginoon Diyos natin sa langit niya na kung tayo ay papanaw sa mundong ito, kunin ang ating espiritu at isama sa Kanya. Kaya habang buhay pa, ibigay nyo na sa Kanya ang inyong espiritu. Ibigay nyo sa Kanya ang inyong kaluluwa habang kayo'y meron pang huwisyo para gawin yan. Makipagniig sa Diyos at sabihin, Lord, forgive me for my sins, cleanse me. I like to give you my life and I like to give you my spirit. When I die, take me wherever you are. And do that in the name of Jesus because Jesus is our way to the Father. Makipagniig sa Diyos, manalangin, ihanda ang sarili para sa sariling pagharap sa Diyos. Ihanda din natin sarili natin para dun sa pagpano ng mga mahal natin sa buhay. Ayaw natin silang mawala, pero kung inuha na ng Panginoon sa Kanya pumunta, ibigay ng maluwag.
Yumuko tayo. Meron akong mga naisip panalangin. Kung may mga kasama tayo ngayon dito na kayo'y namatayan, hanggang ngayon, napakasama pa ng loob nyo. Napakasakit pa. Pinagluluksa nyo pa ng gusto. Nais ko kayong ipanalangin na ang pagpapala ng Diyos dumami sa inyong buhay ngayon at gumaling ang mga sugat na ito, matanggap ng mas maluwag sa kalooban at ipagpatuloy ang buhay. Habang lahat ay nakayuko sa presensya ng Diyos at nananalangin kani-kanya, sino man sa inyo ang nagsasabing, hanggang ngayon, lubos ko pang dinaramdam ang kamatayan ng isang mahal sa buhay. Humihingi ako sa Panginoon ng pagpapagaling ng sugat na ito. Tumindig kayo at mananalangin tayo. Nandito ang Panginoon. Siya ang nagpapagaling sa ating mga sugat. Siya ang kasama natin sa ating mga pagdadalamhati. Siya ang bimibigay sa atin ng comfort. Tumayo kayo sapagkat ang Panginoon ay mapagpagaling. Yung mga nasasabing hanggang ngayon, dinaramdam ko, iniinda ko pa, masakit. At nais ko ang pagkalinga ng Panginoon ang magpagaling sa akin. Kung may nais pang tumindig, tumindig kayo sapagkat ang Diyos ay narito sa ating kalagitnaan. Handa siyang tumugon sa ating panalangin. Diyos namin, sa pagtayo ng mga anak mo, kayo ang nakakalam kung ano ang ipinagluloksa, kung ano ang ikinalulungkot sa buhay, kung ano ang mga pinagdaramdam, mga kabigatan, pangungulila. Kayo lang, O Diyos, ang pwedeng humipo ng puso ng tao sa paraan na nakakapagpagaling, nakakapagpalakas. Dalangin ko, O Diyos, habag mo ang umiral, ang pag-ibig, karunungan mo ang siyang manaig, at bigyan mo, Panginoon, ng kaginhawahan ng kalooban ng mga anak mong ito. Pahirin mo ang kanilang mga luha, paghilumin mo ang kanilang mga sugat, O Diyos. Yakapin mo sila at samahan at iparamdam ang iyong pag-ibig. At ang dalangin ko, Panginoon, bagamat walang kapalit ang mga mahal namin sa buhay na nawawala, kahit sa ibang paraan at paano, bigyan mo ng makakapalit. Bigyan mo, Panginoon, ng ibang pagkukunan ng pag-ibig at mamamahal, ng kaaliwan at kasiyahan. At nawa, himala mo, Panginoon, ang magpagaling sa mga anak mong ito. Tanggapin ninyo, mga kapatid, ang hinihingi niyo ang kagalingan sa Panginoon. Tanggapin ninyo yung comfort. Tanggapin ninyo yung pagpapahilom niya ng ating mga sugat. At magsiupo kayo at manatili na nakayuko sa presensya ng Diyos. Tanggapin ninyo ang hiniling niyo. Sabi, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Tanggapin niyo ngayon yung comfort, yung ginhawa, yung pag-aalo ng Panginoon at pagpapaginhawa sa kalooban. At kayo mismo, gumawa ng paraan na sa inyong buhay ay hayaan yung matulungan kayo ng Diyos. Libangin ang inyong mga sarili, buksan muli ang puso, gumawa ng mga magagawa upang huwag laging nakatuon sa ating mga pangungulila. Diyos, sa pagyuko ng iyong mga anak, sino man ang meron mga dapat ipagsulit sa iyo para maging handa na humarap sa iyo, kayo po ang magpaliwanag kung ano ito. Kayo ang magpakita kung anong mga bagay ang dapat namin gawin para maging handa kaming humarap sa inyo anumang oras. Mga kapatid, hilingin nyo sa Espiritu ng Diyos na ipakita ng malinaw, lalo't kung tayo nabubulagan at hindi natin napapansin kung may mga hadlang para lubos tayo maging handang humarap sa Diyos sa anumang panahon. At ang mga may katakutan sa kamatayan, mga nervyos, isuko sa Panginoon sapagkat ang kamatayan ay usher lamang, tagapaghatid. Dadalhin tayo sa presensya ng Diyos. Ngunit ang mahalaga kayo'y handa, ibigay ang puso, ang kaluluwa sa Diyos ngayon pa lang upang kung humiwalay ito sa ating katawan, ay sumama sa Ama sa langit. Be alone with God. Take your time. Pray. It's good to be ready anytime. To die is gain, while we live, to live is Christ.